kahit na ilagay mo yun dyan, habang lumalapit sa expiry date yan, best before date na yan, bumababa pa rin yung ano niyan, yung germination percentage niya. Magandang araw muli sa inyo lahat. Ito si Jello Paso, Organico Filipino Farm. Today is March 18 at nandito tayo ngayon sa loob ng greenhouse. Ayan. Medyo ilang araw din tayong hindi nakapag-vlog dahil nagkasakit ako. No? Ayan, medyo iba pa nga yung boses ko. So, pagkatapos nung parang trangkaso, ito naman ngayon yung ano ko, yun sa paa, namaga. Ayan, ngayon nakakalakad-lakad na. At nag-take na ako ng gamot. Kaya nakapunta tayo ngayon dito sa ano, sa farm. Kaya ngayon bumisita tayo dito at ito ngayon yung mga tanim dito, ayan yung mga romaine. Ito isa sa ano, yung lagi kong binabanggit no pagka nag-vlog ako. Lagi niyo i-check yung level ng ano, tubig. Eh ano nangyari oh. So, yung iba nakakaabot yung ugat sa tubig, etong dalawa hindi sila umaabot, kaya yan ang nangyari. So, waste nung ano, ng oras, waste ng pera, dahil lang hindi na check maigi yung level ng tubig, no? So, malaking kawalan niya kung marami yung hindi nakakaabot ng tubig, yan. So, iba, maaabot yan kasi may ugat na sila. Yan. So, yan ang tatandaan nyo, tuwing mag-check kayo sa farm nyo, sa mga tanim nyo, check nyo lagi yung level ng tubig. Yan. Mayroon akong katibayan na pagka hindi nyo na-check na mabuti, yun ang mangyayari. So, sayang yung ano, yung seedlings. Yan. Tapos, yung pangalawa is check nyo yung mga uod, no? Kung may mga uod sa tanim nyo. Yan. Ito yung ano namin, no? Yung strawberry. Oh. Yan. Medyo maganda na siya. Pero, ang nangyayari, ito meron akong bagong runners. Ayan. May runners siya. Ayan, ito pa. So, ito yung mga tinatanim na pwedeng bagong ano, no? Bagong seedlings. Ayan, no? Sa isang puno, sa isang tanim, yan, meron dalawang runners na tumubo. Ayan, usually, itong mga to, pagka malamig yung lugar, no? Mag-create yan, magpo-promote ng ganito, ayan, no? Ng runners. Pero sa pagmalamig ang lugar, itong ano na to, itong pinaka runners na to, nagiging bulaklak yan pag malamig yung panahon. So ngayon, mainit yung ano, ini-expect ko ito December pa yan, may bago pa akong runners dito. Yan, dami oh. So yan, hindi ko in-expect na magbubulaklak to ngayon kasi mainit at parating yung summer. Ang pakonsuelo ko na lang dito is kung hindi man siya magbulaklak, ito makakagawa ako ng bagong seedlings. Yan. So, antayin ko na dumami itong ano, yung mga runners. Yan. Meron akong tatlo na runners na pwede kong ilagay sa isang cup. Yan. Meron din dito. Ayan o. Yan. Eh, bago pa lumalabas yan. Ito na hindi siya lumaki masyado. Ito, kasabay yan ito. So far, ito yung gamit ko dito ng nutrients is yung ano, yung pamfruiting na i-prepare natin. No? Ito naman mga romaine, angel romaine. Yan. So ito, casualty, dalawa. Dahil hindi naabot yung tubig. Yung mga kale ko, ayan. Ito yung mga kale. Yan. So mag-aano tayo ng kale ngayon. Mag-harvest tayo. May order na 13 packs. Tapos itong ano, mga olmete. Ito yung ano, yung mixture. Yan. So, DIY nutrients yung gamit natin dito. Yan, o. Oh. Yan, okay. So, yun. So, doon na tayo sa ating topic. So, ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo. Meron kami dito mga seedlings. Yan, mga seedlings namin na actually, inano ko to. Pinupunla ko para pambenta. Ito yung ibang ano, ibang kale, tsaka ibang ano. Yan, o. Yan. So, ito mga kale, red kale.
yung mga seedlings ng talong. Yan, ito kale, Toscan kale. Ito mga sitaw. Yan, meron tayo dito mga ano, yan yung mga Calixto F1. Yan, sitaw din. Yan, so itong mga seeds nito, dapat to ano na to, for transplant na yan. Yan, so naiipon la ako sila ng February 15, 14, ganon. So lagpas na isang buwan, actually dapat after 1 month, ma-transfer nyo na yan doon sa, ano, sa bukid, sa taniman nyo. Yan, mamaya ikutan natin yon. Yan, okay, so yung mga talong, 1 month after na maipunla yan, dapat ma-transfer nyo na, ma-transfer nyo na sa ano, sa ma-transplant nyo na sa pinakataniman niya. Okay, so marami yung nagtatanong sa mga Facebook page, mga Facebook group, na ano, nagtatanong sila sa mga group na may expiry date ba yung mga seeds. Yan, okay, isang magandang tanong. Ang karaniwan natin makikita sa mga seeds, ito, meron siyang nakalagay dyan na best before. Yan, 2024, best before, yung isang seeds company, itong Condor, best before na nakalagay. Sarango, ang nakalagay, ito, nakalagay dyan, so buy. Yan, kung nababasa nyo, so buy. 2022, ito, June 2022, ngayon is 2023 na. Itong Green Garden, ang nakalagay dyan, expiry date. Yan, expiry date ang nakalagay. Okay, so buy, expiry date, merong best before, so tatlo na yung marking na makikita natin. Ito rin yung ano, Ramgo din. So buy. Yan, nasa ano. Yan. So buy 2025. Okay, so ito, bago to. Kabibili ko lang. Yung East-West, ang nakalagay, best until. Yan. Okay. So lahat ng seeds, meron yung marking. Yung ibang seeds, ibang seed company, ang nakalagay dyan is manufacturing date or packaging date. Yan. So, sasabihin ng iba, walang expiry date yung seeds. Okay? So, yung mga bumibili, lagi ko sinasabi, always check dun sa expiry date. Okay, kung walang expiry date, check nyo yung packaging date. So, kung isang taon na from packaging date, or dalawang taon na, expect natin na yung germination percentage nito ay bababa. Yan, yun ang inano ko, ini-explain ko. Hindi ko sinasabing hindi na mag hindi na mabubuhay yan, no, pagka nag-sow kayo. Ang pagkakaiba niyan is habang lumalapit yan sa expiry date or yung best until date or yung sow before date na ganon, is meron yang ano, germination percentage yan. Nakalagay dito 85%. Ito 88%. So depende sa mga seeds. Nakalagay yan. Ibig sabihin, habang lumalapit yung expiry date, yung 85% bababa pa yan. Yan, bumababa ng bumababa yan. Lalo na kung hindi nyo i-store sa tamang lagayan yung mga seeds nyo. Gaya nung sa malamig at dark and cool place. Yan, or sa fridge at naka-ziplock airtight na container. Yun yung mga ano, yung paraan para medyo hindi bumaba yung germination percentage nito. Kahit na ilagay mo yun dyan, habang lumalapit sa expiry date yan, best before date na yan, bumababa pa rin yung ano yan, yung germination percentage niya. Ay, sasabihin niya, huwag kayo maniwala dyan sa ano, yung sasabihin na hindi na mabubuhay. Mabubuhay yan. May mag-i-sprout dyan. Pero ang binayaran nyo is per piece. For example, per piece, no? Ang binayaran nyo is per piece. Papayag ba naman kayo na bigyan kayo ng hindi siguradong mag-i-sprout? Yun lang ang inano ko. So, merong mga seller na ipaglalaban nila na yung manufacturing date lang ang nakalagay at walang expiry date.
alam mo naman yung ano, yung kung paano nagwo-work yung mga seeds, no? Habang lumalapit sa ano yan, sa expiry date or habang tumatanda ang seeds, ay bumababa ang percentage nito sa germination. Tinuturo natin yan sa mga ano, sa mga newbie. At ngayon, sasabihin nung iba na huwag kayong maniwala dyan. Ano lang yan, basher, hater. Yun, eh, sasabihin yan, wala namang ano yan, wala namang basihan. Ito yung basihan. Ito. Ito pa. Ito pa. Yan, basahin nyo yung ano, yan yung mga link ng ano, para makita nyo yung mga write-ups na habang nagkakaedad ang buto ay bumababa ang germination percentage niyan. Yan, okay? So, walang basihan, pero yan, basahin nyo yung ano. Ipopost ko sa baba yung link ng mga yan para mabasa nyo. Kasi wala kang mababasa talaga na hindi bumababa ang germination percentage ng seeds pagka nagkakaedad na, no? Lahat, kahit mag-research ka sa Google, i-type mo sa Google yung expiry date ng seeds, yung germination percentage ba, may epekto ba yung age ng seeds, yung proper storage ng seeds, may epekto ba. Nandyan yan. So, ang sa akin, sineshare ko doon sa mga newbie na nag-uumpisa pa lang ng ano, no, ng hydroponics o yung kahit yung mga nagtatanim. Lagi kong sinasabi sa training, always check for the expiry date. Lagi nyo check yung location ng seeds kung saan ba ito nakadisplay. Okay, eto, sasabihin nyo, walang expiry date yung seeds, no? Sasabihin, basta na ilagay nyo sa tamang storage. Ayan, nilagay sa, halimbawa, sa Ziploc bag na nakalagay sa malamig na lugar, like yung sa fridge, no, sa baba. Ayan. Okay, so pagpalagay na natin ganun, paano kung yung bumili sa inyo ay malayong lugar? Siyempre, isiship mo yan. Yung mga courier ba, meron ba yan lagay ng malamig na storage? Yun, di ba? So kung nearly expired yung seeds nyo, tapos ita-travel pa yan ng ano, so ano na mangyayari? Okay, so para doon sa mga newbie, nagbayad kayo ng tama. Ang sinasabi ko lang, check nyo lang lagi yung ano, expiry date. Dahil para malaman nyo at makasiguro kayo na at least mataas yung germination percentage ng seeds na nakukuha nyo. Nagbayad naman kayo ng tama. Kaya rights nyo na makakuha ng tamang seeds, yung tamang yung expiry date is hindi pa malapit, no? Yung bagong seeds ang ano nyo, kasi binabayaran nyo naman yan. Okay, Ooh, so that's a sa good mga one. nagsasabing hater, yun, Stop it. walang basehan, yun nga, Get some help. Basahin nyo yung link. Ilalagay ko sa baba sa description yung mga link ng mga write-ups tungkol dyan sa mga ano, sa expiry date ng seeds. Yun. At pati yung mga seeds, kung ilang taon mo pwedeng i-keep. Yan, kung gusto nyo makuha yung listahan, meron ako listahan. Yung eggplant, yung mga tomato, ilang taon ba talaga itinatagal nyan sa proper storage. Yan. O, meron akong PDF file na pwede ko isend sa inyo. Comment lang kayo sa baba kung gusto nyo makuha yung kopya ng PDF file ng expiry, ano ba tawag doon? Yung itatagal ng seeds ko ilang taon. No? Ayan, depende sa klase ng gulay. Okay, so ang gagawin nyo lang is mag-comment kayo sa baba ng hashtag GoForNewSeeds. Yan, ulitin ko. Hashtag GoForNewSeeds. Yan, comment lang kayo sa baba para ipadala ko sa inyo yung PDF file ng listahan ng mga vegetables, mga gulay, na kung ilang taon itatagal yung mga buto nila para magkaroon kayo ng idea kung gaano ba katagal talaga pwedeng itago yung mga gantong klase ng gulay, yung mga buto ng gantong gulay, mga gantong gulay. So, meron tayong listahan na yan. So, ibibigay ko sa inyo yan, libre. Yun lang, gawin nyo lang, comment na sa baba ng hashtag GoForNewSeeds. Okay, so yun yung gagawin nyo para makuha nyo yung PDF file, yung kopya ng mga list ng seeds, kung gaano nga ba katagal ito, ilang taon nga ba ito tumatagal. Yan, so doon sa mga nagtuturo ng pagtatanim, yan, wala ako nakitang nagtuturo ng pagtatanim sa pagbili ng seeds na i-encourage yung mga na nakikinig sa kanya na
bumili ng mga nearly expired seeds, no? So walang ganon. Ang karaniwang ituturo sa iyo ng mga tao, ng mga mentor para makatulong sa mga newbie, sasabihin niyan, bumili kayo niyan bagong seeds, yan. Okay? So, minsan, sasabihin nila, okay lang yung malapit na mag-expired. Yan, sasabihin nilang ganun. Pero hindi nila ipagpipilitan na okay lang bumili ng nearly expired seeds. Kung may option kayo na makabili ng bagong batch ng seeds, go for the newly packed or newly produced na seeds. Yan. So, mas mataas yung chance nyo na makapag-grow ng maraming vegetable pag bago yung seeds nyo. Yan, okay? So, eto, pag nagtanim kayo, syempre, pagka maliit ang area nyo, may matitira at may matitira sa mga seeds nyo, no? Yan. So, karaniwan sa mga backyard grower, ang nangyayari is na iipon sa kanila yung mga seeds. Minsan, bili ng bagong seeds, ibang klase ng gulay, hanggang maiipon yung mga seeds nila, nag-e-expired, inaabot ng expiry date or yung best before date. So, yung mga matitira sa inyong gulay, ay seeds, is hindi ko naman sinabing hindi na mabubuhay yan, hindi na mag-grow. Ulitin ko, mag-i-sprout pa rin yan, pero hindi katulad ng expected natin na, for example, sa isang tray, 128 holes, is lahat yan mag-germinate. Dahil nga nag-lapse na yung best before date nito, or so by date, o best until date nito, is bumababa yung germination percentage niyan. So kung 128 holes yung nilagyan mo, pwedeng maging 28 na lang na nabuhay dyan. Maganda pa nga pag nag-28 na niyan, pero minsan mas mababa pa dyan. Yan, so pwede nyong i-try, pero kung ikaw ay commercial grower o pambenta yung gulay mo, tapos nabigyan ka ng ganong klase ng seed, sayang yung oras, sayang yung pera, yung pagod, yan. So, sayang yung gastos mo. Lahat apektado. Unlike kung sigurado kang bago yung seeds mo, mas malaki yung chance na mag-sprout lahat yung 128 seeds na naisaw nyo. Yan. So, yun nga, paano nga ba gagawin ko pag nag-expired na yung seeds? Yan. So, ito naman ang gagawin nyo. Pagka medyo nagkaedad na yung buto nyo, yan. Paano nyo malalaman kung alin yung ano, kung alin yung pwede nyo pang itanim? Alin yung mataas ang chance na mag-sprout? Okay? So, i-ano ko na rin sa inyo, ituro ko na rin sa inyo. Para sa ganun, doon sa may mga lumang stock ng seeds, at least mapili nyo kahit papano yung mga viable na seeds na pwede mo maitanim pa. Okay, ang kailangan nyo lang is meron kayo dapat na tubig. Yan. Meron kayo isang lagay ng tubig. Tapos yung seeds nyo na medyo aged na, expired na, or malapit na ang expiry date. So, for example, ito yon. Yan. Ang gagawin nyo lang is, teka, harap ko itong ito parang may idea kayo kung ano ba pwede nyong gawin pagka ganun na yung yung seeds nyo. Hindi ko kasi sinasabing hindi na mabubuhay. Yan. Mabubuhay pa yung iba, hindi lahat. Yan, okay. Sandali, itapat natin. Okay, itong gagawin nyo. Yan. Okay, so ito yung tubig. Lagyan nyo yung isang container ng tubig. At yung seeds na expired na or nearly expired, para sigurado kayo na medyo mataas yung percentage ng mabubuhay doon sa ipupunla nyo pa. Kumbaga, ito, madagdagan yung chances na makapag-sprout kayo. Ngayon, ito yung mga seeds. Ilalagay nyo dito sa tubig. Yan. Okay. Mapapansin nyo, yung iba is nakalutang. Yan. Yung iba, direktang bumaba sa ilalim. Yan. Antayin nyo lang, pagka maninipis ang coating ng ng seeds, kaya ng pechay, mustasa, yung mga lettuce, yan.
Pagka inilagay nyo, antayin nyo lang no 30 hanggang 10 to 30 minutes. Yan, pagka nag lumubog sila, yan tulad niyan. Kasi antayin natin mabasa yung ano, yung pinaka-coat niya. Yan. Okay? So, yung mga after 30 minutes na nakalutang pa, yan. Oh, for example, 30 minutes namin nakalutang pa. Alisin nyo na yung nakalutang na seeds. Ibig sabihin, yun yung mga wala ng laman. Mga ano na yan. Tawag dito, magagaan na yan. Kaya ano, nakalutang na. Halos wala ng laman yan. Ampaw, kumbaga. Yun sa ilalim, yun yung may laman pa. Yun pa yung may chance na mabuhay yung mga buto. Yan, okay? So, yun ang kukunin nyo. Yun ngayon ang i-sow nyo. Hindi ko sinasabi na yung lahat yun ng lumubog is mabubuhay, no? Yun yung may chance na mabuhay dahil meron pa silang laman. Unlike do sa mga nakalutang, talagang wala ng laman, hindi na talaga mabubuhay yun. Ngayon, yun yung sa mga maninipisang coating, no? Pero kung mga ganito, yung mga sugar peas, mga okra, makakapal lang ano niyan, ang cover, ang ano niyan, ang coating, no? Kahit mga isang oras, dalawang oras, o hanggang walong oras, ibabad nyo. Kung alin yung lumubog, yun yung kunin yung ipampunla nyo. Yung mga lumutang, alisin nyo na yun. Yun. Okay, so ganun yung gagawin nyo kung expired na yung seeds nyo. Yan, ulitin ko, hindi ko sinasabing lahat ng lumubog is mabubuhay. Okay? Yun yung mga may chance ang mabuhay pa. Dahil expired na yung seeds, lumagpas na doon sa best before date niya. Yun yung mga may chances na mabuhay. Yan, okay? So, yun yung way para mabawasan din yung at least tumaas yung percentage na makakapagso kayo na mabubuhay. Yan. Okay? So, yun yung technique. Okay, so, andito sa gilid ko. Ito nga pala yung ano, binigay ni ano ni Bro Farm, yan, no? Yan. Ngayon ko lang napa ano, ito yung tumbler na binigay ni Bro Farm kennel sa akin. Yan. Yan, Swine Breeder Farm AI service. Yan, artificial insemination sa mga baboy. Ito si Bro Farm. Visit nyo lang yung Facebook page niya, na TikTok nga, meron siyang YouTube channel din na Bro Farm. Yan, visit nyo yung channel niya, subscribe kayo. Marami kayong matututunan tungkol sa artificial insemination ng mga baboy. At ito yung mga linyada nila, no? GP Landrace, yan. GP Landrace, large white, at terminal boar. Yan yung mga specialty nila. Yung mga signature boar, mga source nila ng ano, ng mga semilya. Yan, at meron din sila mga manok, yung mga free-range chicken. So soon, hindi ko sure kung meron na sila ngayon, pero nakikita ko sa mga post niya, meron siyang pinapalaking mga manok yan. Visit nyo si Bro Farm sa YouTube channel niya, Bro Farm YouTube channel, at sa Facebook page na Bro Farm Kennel. Yan, at sa TikTok meron din siya, nagbibigay siya ng mga advice, mga tips and ideas sa pag-alaga ng baboy at pag artificial insemination na mga baboy, at ganun din sa ano, sa free-range chicken. Marami rin tong alaga noon, kaya mabibigyan kayo ng ideas kung paano ba alagaan yung mga free-range chicken natin. Okay, so ulitin ko, maraming salamat Bro Farm dito sa tumbler na binigay mo, at malaking pakinabang talaga pagka gantong panahon. Ito, alam ko, ano to, 12 hours na malamig or 24 hours na malamig, kaya malaking bagay yung may ganito kayo. Maraming salamat sa'yo, Bro Farm. Yan, at siguro one day, bibisitahin ko yung location mo dyan sa Mindoro, no? Yan, o para doon sa mga taga-subayway natin, please subscribe to his channel, Bro Farm, sa YouTube channel, at follow niya sa TikTok, at doon din sa Facebook page niya na Bro Farm Kennel. At iyan po yung episode natin para sa araw na to. Maraming salamat po doon sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. At para naman doon sa mga bagong bisita ng channel natin, please subscribe to our channel. Hit the notification bell para sa ganun ay isa kayo sa ma-update
Every time maglalabas tayo ng mga bagong videos, tutorial videos, at mga informative videos na talagang ginawa para sa inyo. Muli, ito po si Jello para sa Organico Filipino Farm. Ang Organico Filipino Farm ay tungkol sa tips and ideas sa agriculture, natural farming, at most especially sa free-range chicken raising.